Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal naming banal at mahabaging Diyos Ama, na sa amin ay nagmamahal. Nahabag ka po, Panginoong Diyos, sa amin na mga lumakad sa kasalanan sa pamamagitan ng paglayo sa iyo, Panginoong Diyos. Inibig mo kami nung hindi ka pa namin nakikilala, Panginoong Diyos. Ang Panginoong Hesus ang kumuha ng sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin at hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugong dumanak sa Panginoon at naligtas kami na wala kaming anumang ginagawa. Kaya nagpapasalamat po kami sa lahat ng dakilang biyayang ito. Ngayon po, ang aming katawan at kaluluwa ay binilis sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Kaya kami ay sa Panginoon. Talagang nais po namin gawin ang kalooban mo, Panginoong Diyos, at luwalhatiin ka po, Panginoong Diyos, sa aming nalalabing buhay. Kami na tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat dahil sa pinapahintulutan kaming mag-aral ng iyong salita at mag-fellowship sa iyong harapan, Panginoon. Nagpapasalamat din kami sa pamamagitan ng pananampalataya na kasama ka po namin, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Pakiusap, tignan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay, Panginoong Diyos. Hawakan mo rin po kami sa pamamagitan ng masaganang biyaya ng Panginoon, ng salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pakiusap, pangunahan mo po kami upang mabuhay kami ng nararapat na buhay bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa aming nalalabing buhay at gawin mo po kaming mas ganap. Subalit paminsan-minsan, hindi po namin sinusunod ang iyong kalooban, Panginoong Diyos, at sumusunod kami sa pagnanasa ng aming laman dahil sa labis kaming mahina at hangal. Kaya pakiusap, itatag mo po kami upang hindi kami magkulang, upang mabuhay kami para sa kalooban at kaluwalhatian mo, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pagtatag sa amin na mas banal at ganap sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Pakiusap, ingatan mo po ang pisikal at espiritual na aspeto ng mga iglesia dito sa Korea at sa maraming mga iglesia sa buong mundo na nagdurusa ng maraming kahirapan. Bigyan mo po ng kalakasan ang mga may sakit at ingatan mo po sila na mabuhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian, Panginoong Diyos, sa nalalabi nilang buhay. Pakiusap, bigyan mo po kami ng habag upang walang sinuman sa amin ang mahulog mula sa iyong biyaya, Panginoong Diyos. At sa Panginoon na nagbibigay sa amin ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng dapat naming gawin. Pakiusap, turuan po kami sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoong Diyos, na nais mong ipahayag sa amin sa mga oras na ito. At ituro mo rin po sa amin kung anong uri ng tao ang nararapat sa amin. Pakiusap, gabayan mo po kami upang maingatan at magawa namin ang salita sa aming puso at buhay sa pamamagitan ng hindi paglimot dito. Bigyan mo po kami ng pagkakataon na magkaroon ng fellowship ng malaya at maipangaral ang ebanghelyo na walang anumang paghihigpit sa pamamagitan ng mabilis na pagtapos sa pandemyang dulot ng coronavirus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Colossians. Colossians chapter 2, verse 18 at 19. Colossians chapter 2, verse 18 at 19. Basahin po natin mula verse 18 hanggang 19. Huwag ninyong hayaan na agawan kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na pinangahawakan ng mga bagay na kanyang nakita na nagyayabang ng walang dahilan sa pamamagitan ng kanyang makalamang pag-iisip. At hindi kumakapit sa ulo na sa kanya ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago sa paglagong mula sa Diyos. Hanggang dito na lamang po.
Patuloy nating pinag-aaralan ang dapat nating malaman. Ito ang mga panimulang bagay at napakahalaga sa ating mga buhay Kristiyano pagkatapos nating matanggap ang kaligtasan. Pagkatapos nating matanggap ang kaligtasan, ang buhay Kristiyano ayon sa John 15 verse 3 to 4, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At tayong nalinis sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay hinihiling na manatili sa Panginoon. Naligaw ang mga hindi ligtas. Malayo mula sa Diyos at wala kay Kristo. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan, nasa Panginoon na sila. Kaya sinasabi sa John 14:20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang pahayag na tayo'y nasa Panginoon ay talagang lihim na salita. Hiwaga, ito ang buhay na nasa biyaya ng Panginoon. Nasa buhay ng Panginoon, nasa pag-ibig ng Panginoon, nasa plano ng Panginoon, nasa kapangyarihan ng Panginoon. Kailangan nating matutunan kung ano po ito. At ang buhay na nanatili sa Panginoon ay dapat na tunay na maisakatuparan sa ating puso at buhay. Kaya nga patuloy kong ipinapangaral ang salita tungkol sa buhay na nananatili sa Panginoon. Ngayong araw, nais kong ipangaral ang salita mula po dito sa Colossians chapter 2 verse 18 to 19. Gaya ng ipinangaral ko noong nakaraang linggo, may ilang mga problema na nangyari sa Iglesia ng Colossus habang ang mga Kristiyanong born again ay nabubuhay ng mabuting buhay Kristiyano sa Espiritu Santo. May ilang mga tao kasi ang lihim na nagdala ng maling katuruan, nagturo ng ibang doktrina, at nilito ang pananampalataya ng mga ligtas at hinadlangan sila upang hindi makapaglingkod sa Diyos at upang hindi sila makapamuhay ng kanilang buhay Kristiyano. Ito po ay pandaraya. Hinahadlangan ni Satanas ang mga taong di ligtas upang hindi sila maligtas at hinahadlangan din niya ang mga ligtas na huwag mabuhay ng maayos na buhay Kristiyano. Nandaraya si Satanas at hinahadlangan tayo sa iba't ibang pamamaraan. Alam po natin ang katotohanan ito. Ngayon, ang buong mundo ay apektado ng nakakahawang sakit na coronavirus. Hindi natin ginagamit ang salitang nakakahawang sakit dahil hindi ito mabuti sa pakiramdam. Sabi sa Luke chapter 21, magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. Ang salitang salot sa ibang salin ay nakakahawang sakit. Tinawag itong pandemyang dulot ng coronavirus. Sa ngayon, ang Korea po ang nangunguna sa mundo pagdating sa bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID. Mas mainam kung hindi tayo ang nangungunang bansa pagdating sa bagay na ito. Dati po, ang bansa natin ay pinupuri dahil sa maayos na pagkontrol ng pandemyang dulot ng corona. Pero ngayon, naging pinakamalala ito. Maaring tayo ang nangunguna sa bilang ng may kumpirmadong kaso, pero bababa din po ito isang araw. Inaasahan natin na magiging maayos ang sitwasyon. Pero dahil sa pandemyang dulot ng coronavirus, maraming mga tao nawalan ng buhay at nagkaroon ng sakit. Kahit na sa ibang tao ay dumaan lang ito na parang ubot sipon. Hindi lang ito. Sa ngayon, maraming uri ng germs o di kaya virus ang lumilipad sa lugar na ito nang hindi po natin alam. Napakaraming germs sa ating buhay, sa tubig, sa pagkain at maging sa hangin. Hindi lang ito nakikita ng atin pong mga mata. Ngunit kung tayo ay malusog at may maayos na immune system, nawawala ang germs kahit na pumasok ito sa ating katawan. Sinasabi na pumapasok sa katawan ng germs at nawawala nang hindi natin alam
Ngunit kapag pumasok ang germs sa ating katawan at hindi maayos ang kondisyon ng ating kalusugan, doon tayo nagkakasakit. Nagdudulot ito ng sakit o minsan kamatayan. Pareho rin po sa espiritual na aspeto. Kahit na hindi natin nakikita ang mga espiritual na nilalang sa pamamagitan ng ating mga mata, ang masamang espiritu ay napakarami. Sa ating labi, maring sabihin natin, ikaw na masama. At maring nagagalit sila dahil pinag-uusapan natin sila. Kaya kailangan po nating mag-ingat. Hindi po ito isang biro. Sa mga sandaling ito, narito rin po ang mga anghel. Totoo po ito. Baka sabihin nyo, ikaw na masama, maring magalit sila. Alam, pinag-uusapan tayo, sabi nila. Hinahadlangan, ayon sa Biblia, ng masasama, hinahadlangan sila na hindi maligtas. Sinasabi rin ng Biblia na ang masasama ay hinahadlangan ang diligtas na maligtas. Hinaharangan silang maunawaan ang salita ng Diyos at sumampalataya upang ang liwanag ng kaluwalhatian ni Kristo ay huwag lumiwanag sa kanila. Nililito sila. Ngunit tinutulungan ng Diyos ang mga talagang nagnanais na maligtas na maunawaan ang kanyang biyaya. Pagkatapos matanggap ang kaligtasan, may likas na pagkamakasalanan pa tayo na tinanggap natin mula sa pagkasilang. Gaya ito ng sakit na minana natin mula sa mga ninuno o nasa genes natin. Gaya nito, may likas na pagkamakasalanan tayo sa ating mga sarili. Sa loob ng mahabang panahon na mula kay Adan, mabuti kung ito'y mawawala kapag naligtas tayo, ngunit nananatili pa rin po ito. Kaya kailangan tayong patuloy na gamutin sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa salita ng biyaya ng Diyos. Gaya po ng talata sa Ephesians chapter 3 verse 16, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Kung hindi, kahit na ligtas na tayo, hindi tayo magkakaroon ng sapat na kapangyarihan, kundi manghihina tayo at hindi tayo mabubuhay sa isang mabuting pananampalataya. Kahit na hindi kayang kunin ng Diablo ang ating kaligtasan, ngunit hahadlangan niya tayo na magkaroon ng maayos na buhay ng pananampalataya. Kaya may kailangan tayong gawin para sa mas maayos na espiritual na kalusugan. Para sa mabuting kalusugan ng ating laman, kumakain tayo ng mabubuting pagkain at sinisikap natin huwag kumain ng masasamang pagkain. At nag-i-exercise po tayo at talagang iniingatan natin ang ating katawan. Kung wala tayong pakialam sa ating kalusugan, mari tayong mawala ng maaga sa mundong ito dahil sa ilang sakit na hindi natin alam. Kaya dapat na maging malusog ang ating spirito upang mapagtagumpayan natin ang ating sarili at ang sanlibutan at ang mga tukso ng Diablo bilang mga anak ng Diyos para sa tagumpay ng buhay Kristiyano. Hindi ito mangyayari sa sino mang mahina ang pananampalataya. Kaya kailangan nating sikaping gawin ito upang ang ating panloob na pagkatao ay maging malusog. Sa Biblia, makikita natin ang Iglesia ng Korinto. Sila po na nasa laman at maraming inggitan at alitan, pagmamataas at nagkaroon ng moral na kasalanan. At sa Iglesia po ng Galacia, ligtas na sila, ngunit may dumating na mga taong nagpipilit sa kanilang, na kanilang sundin ng kautusan at nilito ang kanilang pananampalataya upang hindi sila mabuhay ayon sa Espiritu Santo. Sinira nila ang pananampalataya ng Church ng Galacia. At sa isa pa, ang makasanlibutang pilosopiya ay dumating naman po sa Iglesia ng Colossus. Kaya sabi sa Colossians 2 verse 8, kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya. Ito'y walang kabuluhang pandaraya, sabi po. Kaya dapat nating matutunan ng salita ng Diyos at mapakain sa pamamagitan ng Biblia. At dapat tayong baguhin
sa ating isipan at buhay upang masunod ang salita ng Diyos. Ngunit dumarating pa rin ang mga bagay ng sanlibutan. Kaya may maraming mga doktrina, gaya ng pilosopiya at hiwaga, at walang kabuluhang turo ng sanlibutan na dumarating sa atin kasabay ng salita ng Diyos. Mabuti kung matututunan natin ng katotohanan sa psikolohiya. Hindi totoo na lahat ng pilosopiya ay mali. Ang isang tamang pilosopiya ay itatatag ang mabuting spirito ng tao, ngunit para sa ilan, hindi nila alam kung ano ang sinasabi nila. Nagbibigay sila ng kalituhan sa mga isipan ng mga tao. Kasi sinabi sa Iglesia ng Colossus na kayo'y mag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya. Kaya binasa natin dito sa talata, sa chapter 2 verse 18, sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Kaya may peking pagpapakumbaba. Nagpapanggap silang mapagpakumbaba. Sinasabi nila, paano ako makakatayo sa harapan ng Diyos na banal? Ngunit kailangan nating sumamba at manalangin sa Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Yan ang sabi nila. Gaya nito, may mga taong sumasamba talaga sa mga anghel, maging sa mga Hudyo. Ngunit alam natin, sa Hebrews chapter 1 verse 14, sabi, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain? Kaya ang mga anghel ay mga manggagawa ng Diyos. Sila ay mga lingkod. Ang layunin ng Diyos sa paglikha sa mga anghel ay upang maging lingkod sila ng Diyos at maging hukbo ng Diyos na lalaban sa Diablo. Ang anghel ay hindi maaring maging mga anak ng Diyos. Ngunit may ilang nagsasabi sa talata mula sa Job 1 verse 6. Sabi, isang araw, ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon at si Satanas ay dumating din namang kasama nila. Dito po ang mga anak ng Diyos na binanggit ay ang mga anghel. Ngunit ang kahulugan ng mga anak ng Diyos sa talatang ito ay iba sa mga anak ng Diyos na naligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sa salita ng Panginoong Yesus, sa John 10:34, hindi ba nasusulat sa inyong kasulatan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Ang kahulugan dito ng Diyos ay silang mga espiritu na nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Espiritual na nilalang na nilikha bago ang mga tao. Wala silang mga laman. Minsan, nagpapakita sila sa pamamagitan ng laman, ngunit wala silang laman. Kasi sinabi ni Jesus, hindi na sila mag-aasawa o pag-aasawahin pa, kundi tulad sila ng mga anghel sa langit. Ang mga anghel ay lingkod po ng Diyos. Mga lingkod. Sa awit 103, kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita, sa lahat ng dako ng kanyang kapamahalaan. Sa awit 68 verse 17, ang mga karo ng Diyos ay 20,000 sa makatuwid ay libo-libo. Hindi ko maipapaliwanag sa ngayon ang lahat ng tungkol sa mga anghel. Anyway, sa Hebrews 1:14, silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. May mga taong mali ang pagtuturo ng Biblia at sinasabi nila pagkatapos makita ang Job 1 verse 6, ang mga anghel daw ay mga anak din ng Diyos. Sa Genesis 6 verse 2, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa kanila sa lahat ng kanilang pinili. Sa pamamagitan ng salitang ito, sinasabi nila na ang mga anghel ay mga anak na lalaki ng Diyos at ang mga anak na babae ng mga tao ay mga tao raw. Kaya ang mga anghel daw ay nag-aasawa ng mga tao. Tama ba ito? Pagkatapos lang, nagsilang sila ng mga higante. Sinasabi nila ang mga maling doktrinang ito sa maraming tao, kahit sa radyo, maging sa internet. Sinasabi sa Biblia na ang mga anghel, hindi na sila mag-aasawa o pag-aasawahin pa. Pero sinasabi nila na ang mga anak daw ng higante ay nabubuhay pa rin sa mundo hanggang ngayon. Ito po ay walang katotohanan. May mga anghel na nasa tabi ko, sa tabi natin. Kayo mga anghel. Tama po? Ang dahilan kung bakit nasasabi natin ito sa mga anghel, dahil mga anak tayo ng Diyos na naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesukristo.
Sa langit po, tayo ang mga babaeng ikakasal kay Kristo at tayo ang mga anak ng Diyos. Ngunit ang mga anghel ay maglilingkod. Kaya ang anghel ay namamangha sa kaligtasan at kinaiinggitan tayo. Sa 1 Peter chapter 1 verse 12 tungkol sa kaligtasan, na ang mga bagay na ito'y pinanabikang makita ng mga anghel. Kinaiinggitan tayo ng mga anghel. Gayunpaman, may mga taong sumasamba sa mga anghel at wala pong katotohanan ito. Sa isang bahay, naglilingkod ang anak na lalaki sa lingkod ng kanilang bahay? Ganun po ba? Kalukuhan po ito. Sinasabi ng mga Katoliko na kapag nanalangin daw kay Maria, si Maria naman ay nananalangin kay Jesus. Sinasabi nila, Maria, dinggin mo ang aming panalangin at tanggapin ito. Si Maria raw ang tagapamagitan. Ngunit ayon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. May isa lamang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, walang iba kundi si Jesus. Paanong nagiging tagapamagitan si Maria o di kaya ang mga anghel? Ngunit sa sinaunang church, wala silang mga Biblia gaya natin ngayon. Noong panahong iyon, ang Bagong Tipan po ay nasa proseso pa lang ng pagkakasulat. Kaya noong isinulat ng mga alagad ng Biblia, ang mga iglesia ay nagsalitan sa pagbabasa nito. Walang Biblia na gaya ng sa atin. Sinasabi natin ngayon, halimbawa, hanapin natin sa ganitong kapitulo at sa ganitong bersikulo. Pagkatapos, hahanapin nyo ito agad. Subalit walang ganitong mga bagay noon at wala po silang Biblia noon. Kaya kapag may dumating na kakaibang maling katuruan, nadadaya po sila. Sabi sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa. Bilang mababang pagtingin sa sarili, ito'y kusang pagpapakababa. Huwag ninyong hayaan sabi na agawan kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Bakit sinabihan tayo ng Diyos na huwag agawan ng gantimpala? Ang isang taong ligtas ay dapat na mabuhay sa kanyang pananampalataya ng tama upang makatungo siya sa Panginoon, mabigyan siya ng gantimpala at maluwalhati siya. Ngunit kung makagawa ka ng pagkakamali sa iyong buhay Kristiyano at nadaya ka, hindi mawawala sa iyo ang kaligtasan, pero mawawala sa iyo ang gantimpala dahil sa mali ang iyong buhay Kristiyano. Kaya nga dito sa Colossians 2, verse 18 to 19, huwag ninyong hayaan na agawan kayo ng gantimpala, sabi po. Sa Revelation 2, verse 10, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. May mga taong naligtas at nabubuhay ng maayos na buhay. May mga taong tapat basta hindi nila ito ikamamatay. At may taong tapat hanggang sa kamatayan. Kung lahat ay magtutungo sa Panginoon, sila ay hahatulan kung paano sila nabuhay pagkatapos maligtas. Ngunit lahat ay magkakaiba. May mas mataas. Hindi maaaring magkapare-pareho. Natanggap ang kaligtasan sa biyaya ng Diyos, ngunit ang gantimpala ay katarungan. At ang katarungan ay tatanggapin ayon sa gawa. Mula sa oras na maligtas hanggang sa araw na magtungo sa harapan ng Panginoon, bibilangin itong muli. Kaya pagkatapos maligtas, ang lumang bagay ay lumipas na tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Ngayon ang bagong gawain ay magsisimula. Hanggang sa araw na magtungo kayo sa harapan ng Panginoon, lahat ay bibilangin. Kaya ang mga tapat hanggang sa kamatayan ay tatanggapin ng korona ng buhay, korona ng kaluwalhatian, korona ng katwiran. Isang karangalan na magkaroon ng korona. Sa sinuunang Greece, binigyan ng korona ng dahon ng laurel ang mga nananalo sa laro sa Olympics. Pero ito ay isang koronang nasisira. Nabubuhay tayo upang tanggapin ang hindi nasisirang korona. Kaya sa 1 Corinto 9:24, kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Kapag ang mananakbo ay tumakbo hanggang sa kamatayan, tatanggapin niya ang kusang korona. Tayo, ang korona ng kaluwalhatian, ang korona ng buhay ang para sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay
Nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Sinabi ng Biblia ito, kaya korona ay karangalan. Tatanggap tayo ng mga putong. Ngunit may sinabi din sa Revelation 3:11, upang walang makaagaw ng iyong korona. Dapat tayong tumanggap ng korona, ngunit kung gagawa kayo ng mali, kukunin ang inyong korona. Ibig sabihin, mawawala ang inyong gantimpala. Ang isang atleta sa Olympics ay mananalo dapat ng gintong medalya. Pero nakalulungkot kung makagawa siya ng maliit na pagkakamali at nawala sa kanya ito. Kaya nga sabi ng Biblia, upang walang makaagaw ng iyong korona. Walang makaagaw ng iyong korona. Huwag niyo itong iwala. Ganito ba ang iniisip niyo? Anyway, nas makakapunta naman ako sa langit, bagaman hindi ako maayos na mamuhay sa aking Christian life, o wala man talaga akong pakialam sa gantimpala. Hindi ko gusto ang gantimpala. Magandang maupo na lang ako sa likuran ng langit, sabi niya. Ngayon may mga taong sinusubukang mamuhay sa sanlibutan. Kung pupunta ako sa Panginoon ngayon, masasabi ko ba na gumawa ako ng mabuti habang namuhay ako sa sanlibutan? Ang kaluwalhatian niya na iyon ay wala pong hanggan. Alam niyo po ba ito? Ang mga naligtas ay pupunta sa langit. Ngunit magkakaiba ang kaluwalhatian sa langit. Kaya nga sa Apocalypse 22 verse 12, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ang putong o korona ay nasa kamay ni Jesus. Ang putong ng kaluwalhatian, kaya sabi niya, at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sa kamay ni Jesus, bawat isa. Walang pangkatang gantimpala. Kahit sa church, hindi patas ang pangkatang gantimpala. Sapagkat iba, ang iba ay tapat hanggang sa kamatayan. At ang iba ay kaunti lamang ang ginagawa. Kahit hindi patas na makatanggap tayo ng parehong gantimpala. Kaya ang gantimpala ay iba-iba sa bawat isa sa atin. Sa 1 Corinto chapter 4, kapag dumating na ang Panginoon, kung magkagayon sabi, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos. Sabi, ang bawat isa ay may papuri, hindi lang yon, mayroon din pong sasawayin. Dapat natin itong pag-isipan. Ang papuring iyon, ang gantimpala, at ang kaluwalhatian ay walang hanggan. Kahit ngayon, maaari na tayong pumunta sa langit. Makikita natin ito sa 1 Corinto chapter 3. May isang taong naligtas sa gitna ng sunog. Nawasak ang bahay ng magdamag. Noon po, nakatira ako noon sa Busan noong nagkaroon ng malaking sunog. Akala ko na buong lungsod ng Busan ang masusunog. Maging ang mga bahay ng mayayaman, abo na lamang ang natira sa magdamag. Nakaligtas ang iba sa kanila sa pamamagitan ng pagtakbo ng nakasalwal habang nakatulog, yung nakapandamit pantulog. Tumatakbo sila dahil sa sunog. Ngunit wala silang ibang napuntahan at tumakbo na lamang sa pampang ng dagat. Sinabi po na umabot ang apoy sa main road at nasunog ang lahat ng pangunahing istasyon sa Busan. Matagal na kwento na po ito. Doon ako nakatira noon. Kaya sa taglamig, malamig sa syudad. Kaya binigyan ng bawat isang mga tao ng kumot mula sa City Hall. Nakasuot sila ng kumot. Tuluyang nasunog ang mga bahay, tanging ang mga nakaligtas ang nabuhay. Kasi sa 1 Corinthians chapter 3, ang gawa ng tao ay matutupok sa apoy, ang tao ay masusunog sa apoy kapag hinatulan, at sila ay malulugi. Sa 1 Corinthians 3:15, bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Nang masunog ang Sodom at Gomorrah, tanging ang buhay lamang ni Lut ang nakaligtas. Hindi ba nabanggit ito sa Genesis 19? Sinabi po ito sa Biblia. Kaya nga, ang kaligtasan ay kaligtasan. Ngunit, ito ay kahiyahiyang kaligtasan kung nabuhay ka lamang para sa iyong sarili. Hindi ito maaari. Hindi niya lamang tayo iniligtas. Ginawa niya ito upang luwalhatiin tayo. May kaluwalhatian. Marahil ang taong namuhay ng ganito at haharap sa Diyos ay pagsisisihan ito habang buhay, na walang kabuluhan ng ginawa niya sa mundo, na muhay akong duwag para lamang sa aking laman. Mahihiya at pagsisisihan mo ito. Anyway, may mga salitang huwag hayaang mawala ang gantimpala. Huwag mong hayaang makuha ang putong.
Bakit may ganitong mga salita? Kaya dito sa Colossians 2 verse 18, na pinangahawakan ng mga bagay na kanyang nakita na nagyayabang ng walang dahilan sa pamamagitan ng kanyang makalamang pag-iisip. Sila po yung erehe o maling pananampalataya, nagtuturo ng maling katuruan. Maraming mga erehe sa panahon ng unang iglesia. Mas marami ngayon. Dahil sa salitang ito, na pinanghahawakan ng mga bagay na kanyang nakita. Sinasabi nila na may pangitain daw sila o nakatanggap sila ng pahayag sa kanilang panaginip. Walang saysay po ito. Nakasulat sa Jeremiah 23 verse 25, ako'y nanaginip, ako'y nanaginip. Tama, panaginip. Nanaginip sila ng panaginip. Na panaginipan nilang nagpakita sa kanila ang Panginoon, ang Diyos, at may ipinahayag. Pagkatapos niloko nila ang mga tao sa pamamagitan nito. Nagtuturo sila ng mga maling katuruan. Kung maaalala ninyo, ilang taon na po ang nakalipas, di ba? Nagkaroon ng tinatawag na Damin Mission sa Gwangju. May nagsabi na ang Damin Mission ay isang misyoneryong iglesia sa hinaharap. May isang taong nagkaroon daw ng pahayag sa isang panaginip. Kasi sinabi niya, sa taong ito, sa taong ito, sa buwang ito, sa araw na ito, sa oras na ito, darating si Jesus, sabi niya. Naalala niyo po ba ito? Kaya ngayon dumating na ang panahon. Kaya ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng Dami Mission ay nagdamit ng puti, nagsama-sama at tumingin sa kalangitan. Ang kanilang pamilya na nakakakilala sa kanila. Napakalinaw na ang mga taong ito ay hindi makakasama sa rapture. Ngunit sa takot na baka ang iba'y magpakamatay o gumawa ng nakakalokong bagay, maging ang mga bumbero at mga pulis ay nagmadali talagang pumunta sa lugar na iyon at naghintay. Ngunit sumapit na po ang hating gabi at wala pa rin pong nangyari. Si Pastor Lee Jang Nim ang nakatalaga roon. Ang ibig sabihin ng Jang Nim sa Korea ay bulag. Sinabi ng iba na nakatanggap sila ng pahayag. Minsan, maging sa Adventist Church ay may nagsabi na si Jesus ay darating sa taong iyon, sa buwang iyon, at sa araw na iyon. At pinaniwalaan iyon at naghintay sa kanyang pagdating. Pero wala rin pong nangyari. Kung gayon, ano ang mali sa kanila? Sinasabi ng iba, hindi pa pala darating si Jesus sa mundo, kundi lumipat sa dakong kabanal-banalan, tungo sa dakong banal. Walang saysay din po ito. Ngayon naman ay Jehovah's Witness ang nabigo sa propesya. Kaya maraming pagkakatulad sa Jehovah's Witnesses at ang Adventists. Nabigo ang Jehovah's Witness sa propesiyang iyon. Kaya maraming pagkakatulad sa mga Jehovah's Witnesses at sa mga Adventists. Ngayon itong mga erehe o maling pananampalataya na nagsasabing may nagpahayag sa kanila na may pangitain silang nakita o may narinig silang tinig, marami po akong nakilalang mga ganitong tao. Maging ang ibang tao ay nagsasabing nanalangin lang sila at pagkatapos sinabi raw ng Diyos, isulat mo ang sasabihin ko. Kaya ipinaliwanag ng Diyos ang Apocalypse chapter 14 chapter 4 hanggang 14 at sinulat niya at ginawa niyang aklat. Ano ang pangalan ng aklat? Marahil, ang huling tanda ang pangalan nito. Kaya't pumunta ako sa church na iyon at tinignan ko kung ano ang lagay nito ngayon. Isa itong maliit na church sa probinsya, subalit ito po talaga ay mali. Oo, may mga kakaibang mga tao ang naroon. Ganito po ang katangian ng mga erehe o may maling pananampalataya. Kaya sabi dito na pinangahawakan ng mga bagay na kanyang nakita. Ano ang kanyang nakita? Nagyayabang ng walang dahilan sa pamamagitan ng kanyang makalamang pag-iisip. Sa katunayan, maliit lamang ito, ngunit kapag nagsalita sila, pinalalaki nila ito. Gayunpaman sa 2 Corinthians chapter 12, sinabi na si Apostol Pablo ay pumunta sa ikatlong langit. Kung ang langit kung saan lumilipad ang mga ibon at eroplano ay ang unang langit, at ang ikalawang langit ay kung saan naroon ang mga bituin,
Ang kaharian ng langit na nasa itaas ay tinatawag na ikatlong langit. Sinabi niya na pumunta siya roon. Hindi sinabi ni Pablo na siya ang taong iyon, kundi sinabi niyang kilala niya. Nagsalita siya bilang third person. Kasi sabi niya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 4, ay dinapaitaas patungo sa paraiso at nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin na hindi ipinapahintulot sa tao na ulitin. Si Apostol Pablo ang sumulat ng higit na kalahati sa Bagong Tipan. Alam niyo ba? Sabagat sinulat niya ang 14 na aklat sa lumang Bagong Tipan, nasaan ang taong gaya niya? Ngunit sabi niya, nagpipigil ako upang walang sinumang mag-isip ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Huminto po siya upang sabihin ito, sapagkat natatakot siyang may makarinig ito at palakihin ang kanyang sinabi. Hindi na itong muling binanggit ni Pablo. Maging sa Apostol Juan, siya ang nagsulat ng Apokalipsis, nakita niya ang pangyayari sa langit at inilarawan niya sa Revelation chapter 4 hanggang 22. Nabuksan ang pintuan ng langit at narinig niya, umakyat ka rito. Umakyat siya. Umakyat sa Apostol Juan at nakita ang lahat ng kaluwalhatian ng langit. Nakita niya ang trono ng Diyos, nakita niya ang mga anghel na sama-samang umaawit, at nakita niya ang bagong langit at ang bagong lupa at ang lahat ng kaluwalhatian. Dahil nakatala ito, nalalaman natin ito. Gayunpaman, ang taong nakakita nito at nagsulat nito sa Biblia, ipinagmalaki ba po ba niya ito? Na sinasabi, oh, nakakita ako ng ganito. Hindi po. May mga nagsasabi na nakananggap daw sila ng pahayag na hindi pa naisusulat sa Biblia o di kay isang pangitain na nakita niya sa kanyang panaginip. Ano po ang sinasabi niya? Hindi po niya dapat sabihin ng ganito. Pero talagang may nangyayaring ganito, ganitong mga bagay, maging sa Iglesia ng Colossas. Kasi sabi na pinangahawakan ng mga bagay na kanyang nakita na nagyayabang ng walang dahilan sa pamamagitan ng kanyang makalamang pag-iisip. Ganito kadalasan ang makikita nyo sa mga irihiya, mga taong may maling pananampalataya. Subalit may mga taong sumusunod dito sapagkat akala nila totoo ito. Sinabi niya na nakakita siya ng espesyal na bagay, ng ganito at ganoon. Kaya tinuturing nila ang taong ito na taong tumanggap ng mga pahayag. Kung may lumitaw na gantong bagay sa hinaharap, dapat alam niyo po na ito po ay isang kasinungalingan. Huwag tayong dapat makinig sa mga bagay na wala sa Biblia. Parang makatwiran ng sinasabi nila, at kung susunod kayo, ito po ay walang kabuluhan. Kapag sumunod ka, nadaya ka na po. Kaya nagyayabang ng walang dahilan sa pamamagitan ng kanyang makalamang pag-iisip. Labis sila kung magsalita. At sabi, at hindi ko makapit sa ulo. Ngayon, kung titignan, ay hindi nagtutugma ang una sa huling talata. Ngunit ibig sabihin lamang nito na hindi kumakapit sa ulo, sapagkat ang ulo ay si Jesus. Ang church ay ang katawan ni Kristo, at si Kristo ang ulo ng church. Detalyado itong nakalagay sa Efeso. Ang ulo ay si Kristo. Hindi nila hinahawakan ang ulo si Kristo. Ang growth hormone ay ibinibigay sa buong katawan mula po sa ulo, at ang mga ugat ay konektado rito. Kapag may iniisip at pinaplano ang ulo, pinapadala ito mula sa cranial nerve tungo sa central nerve tungo sa peripheral nerve, at sasabihin ng ulo, itaas mo ang kanang kamay mo, at kapag sinabi ito, itataas ito, at kakalugin mo, kakalugin ito. Kapag sinabi lakad, lalakad. Bilisan mo, tapos tatakbo. At kapag inuutos ito ng ulo, gagawin nito ang iniutos. Gagawin ng katawan yan, tama? Si Jesus ang ulo. Tayo ang pinagsama-samang katawan. At tayo ang bahagi ng katawan. Ang katawan ay dapat na maging isa. Pupunta rito ang ulo ko, ngunit pupunta roon ang paa ko. May dalawa akong binti, pupunta sa daang iyon ang isa, sa daang ito naman yung isa. Ayos lang ba ito? Magkahiwalay na mga braso, magkahiwalay na mga paa, magkahiwalay na mga mata. Kung gayon, ano po ito? Ang buong katawan ay may pagkakaisa sa kung ano ang iniutos ng ulo. Ganun po ang church. Tingnan nyo, ito po ang church. Ito ang hiwaga ng church.
Hindi po ito teorya, totoo ito. Kaya katulad ng kalooban ng ating ulo na napapasa atin sa ating katawan sa pamamagitan ng mga nerves, ang Panginoon ang siyang ulo, ang Espiritu Santo ang siyang naghahatid sa atin ng kalooban ng Diyos na siyang ulo bagaman hindi ito nakikita ng ating mga mata. Ipinapaunawa sa atin ng Espiritu Santo ang kalooban ng Diyos na naging ulo natin at nagbibigay sa atin ng puso upang gawin ang kalooban niya at binibigyan tayo ng kapangyarihang gawin ito. Ngunit may mga nagtuturo ng pilosopiya at mga walang kabuluhang bagay at maging ang mga nagkukunwaring mapagpakumbaba, mga sumasamba sa anghel at silang mga nagyayabang ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng mga maling pahayag. Silang mga sumusunod sa mga ganitong tao ay hindi nakahawak sa ulo. Hindi nila alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. At sumusunod sila sa maling daan. Kaya naman, kaya sabi, hindi nakahawak sa ulo ang maling pananampalataya. At ang may maling pananampalataya ay hindi sumusunod sa Panginoon na siyang ulo. Ngunit maging ang mga naligtas na ay maaari pa rin mahulog sa maling pananampalataya gaya ng nangyayari sa karamihan. Kung hindi tama ang Christian life mo, kung hindi mo inaaral ng maayos ang Biblia, malalaman mo po ba ito? Kaya dito sa verse 19, at hindi kumakapit sa ulo na sa kanya'y ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanin. Tama? Ang buong katawan, ito ay buong katawan na sa kanya, sabi po, ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanin. Hindi ba binibigay ng katawang ito ang pantay-pantay ang lahat ng bagay? Gayunpaman, kailangan natin ng araw, hangin at iba't ibang mga nutrisyon upang mabuhay. Binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang bagay. Ang mga kailangan ng ating katawan, kapag nakarating ito sa ating bibig, darating yan sa bibig. Pagkatapos makarating sa bibig, ngunguyain natin ito, kakainin. At lahat ng mga marumi ay lumalabas mula sa atin. Tama? Ang Panginoon na siyang naging ulo ng ating katawan at spirito ay nagbibigay sa ating buong katawan ng lahat ng karunungan. Binibigay niyang kalakasan at kakayahan sa ating buhay pananampalataya. Kaya sa kanya ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago. Sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, halimbawa, nakakarating sa atin at tayo po ay lumalago. Kaya sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, sabi dito, sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, halimbawa, ako ang huling litid ng isang daliri. Maging hinlalaki o hinliliit, bahagi ito ng katawan ng Panginoon. Saan ang gagaling ang tulong na mula sa ulo? Kailangan bang nakakabit lamang ang sarili mo sa ulo? Paano kung ang mga daliri mo ay nasa ulo at ang mga daliri mo sa paa ay nasa ulo rin? Ang nagkakabit sa katawan ay nakakabit sa ulo. Ano ang katibayan nito? Ano po ang katibayan? Itaas po ninyo ang inyong kanang kamay. Itaas po ninyo. Okay? Nagawa ninyo. Pakiusap, pagalawin ninyo ang pangalawang daliri ninyo. Ito ang katibayan na nakakabit ito sa ulo. Tama po? Kung nakakabit ito sa ulo mo, susundin ito kung ano inuutos ng ulo. Sa tuwing lumalakad ang mga paa mo, gumagalaw ang buong katawan. At nakakabit ito mula sa dulo ng daliri, tungo sa kamay, tungo sa braso, tungo sa ulo. Ang ulo ay nagbibigay sa buong katawan hanggang sa pinakahuling litid. Upang matususan ng Panginoon, parang ganito, hindi na natin kailangang umakyat sa bundok upang manalangin. O makatanggap ng pahayag, upang makatanggap nito, hindi na yun kailangan. Kung mananatili ka lamang sa church, natututo ng salita ng Diyos, ng pag-ibig at nakikisama, kapag ganoon, ang pagtutustos ng Panginoon ay natural na maibibigay po sa iyo. Kaya sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litin. Alam niyo po, kahit magsara ka ng pintuan, magbasa ng Biblia, manalangin mag-isa, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi darating sa iyo. Dapat niyo po itong malaman. Sa fellowship, sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litin, ang pagtutustos. May pagtutustos na ibinibigay ang Panginoon sa atin.
Kaya sa John chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Dumating si Jesus sa mundong ito sa katawang tao. Kaluwalhati ang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya dito sa Colossians 2:9 verse 10, sapagkat sa kanya'y naninirahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan, at kayo'y napuspos sa kanya. Napuno tayo ng kapuspusan ni Jesus. Kaya sa John 1:16, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Kapag natanggap natin ang kapuspusang iyon, tatanggapin natin ang biyaya na sinusundan pa ng ibang biyaya. Una tayong pinagpala noong naligtas tayo, at patuloy nating tatanggapin ang pagpapala. Kasi sabi ng kanta, He gives us more, always gives us more. It is already full, He gives us more. Kaya dapat tayong patuloy na makatanggap. Upang mabuhay, kailangan mong patuloy na gumawa. Mahalaga po iyan. Tama po? Kailangan mo pong magpatuloy. Yan lang ang kailangan. Kapag ang sanga ay nakakabit sa puno, kagaya rin ito ng pagtanggap ng sustansya mula sa ugat. Pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Ibig sabihin nakakabit at naging isa. Ang katawang ito ay naging isa. Pagsasama-sama. Lahat tayo ay hiwalay sa isa't isa bago tayo naligtas. Bawat isa sa atin ay may sariling paraan ng pamumuhay. Ngunit nung tayo'y naligtas, naging isa tayo kay Kristo at naging isang komunidad na pinagbuklod ng buhay ng Diyos, ng pag-ibig at kapangyarihan ng Espiritu Santo, at ganyan po ang Church. Tayo ay isang komunidad. Sa digmaan, kapag nagbigay ng utos ang commander sa mga sundalo, sugurin ang kalaban, kailangan nilang sumugod. Hindi sila pwedeng tumakas. Sa oras ng digmaan, kapag sinabi ng commander na sugod, dapat tayong sumugod. At uurong kapag sinabi ng commander na urong. Atras kapag sinabi niya atras habang nasa operasyon. Kapag gumalaw ka mag-isa, babarilin ka. Alam niyo po ba yon? Wag na wag. Dapat tayong kumilos na magkakasama bilang isang pangkat. Ang iglesyang ito ay isang espiritual na komunidad na pinagbuklod ng Espiritu Santo. Wala pong pagkakanya-kanya. Sama-sama nating susundin ang banal na Espiritu. Kasi Romans chapter 12 verse 5, kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ito ang hiwaga ng Church. Pagkatapos nating maligtas, hindi na tayo nag-iisa. Naging bahagi na tayo ng banal, walang hanggan at espiritual na kapulungan, at naging kabahagi ako sa komunidad, ang katawan. Kaya ang pinakamagandang paglalarawan sa Church ay katawan, at si Jesus ang ating ulo. Kaya sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ito ay tinutususan mula sa dulo, na tinutususan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, sabi po, ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Palalaguin sila ng Diyos. Ano ang lalago? Ang katawang ito ay lumalago ng magkakasama. Ang katawang ito ay lumalago. May mga tao na may mga kamay at paalamang ang lumalaki. Paano po kung ang gitnang daliri lamang ang lumalaki? At ang iba ay hindi. Ito po ay deformity. Kailangan po lumaki sila ng panta, hindi yung isa mas malaki dun sa isa. Deformity ang tawag kapag nangyari yan. Kaya dapat tayong lumago ng magkakasama sa atin pong buhay Kristiyano. Siyempre po, may mga miyembro sa Church na matagal nang naligtas at ang iba naman ay kaliligtas lang. May mga miyembro na hindi lumalago kahit na matagal na silang naligtas. Mayroon naman kahit kaliligtas lang, lumalago na agad ang pananampalataya. Mayroon mga individual na pagkakaiba. Ngunit, di ba't ang gusto ng Diyos ay lumago ng pantay-pantay, di po ba? Dapat magkakasama. Sa isang pamilya, mayroong tatay, anak, may apo.
Sabay-sabay, paglipas ng ilang sandali, ang lahat ay nagkakaedad. Ang isang taong matagal nang naligtas at hindi dapat maging gaya ng bata, dapat hindi siya maging gaya ng bata kasi matagal na. Dapat siyang lumago. Kalooban ng Diyos ang lumago. Maraming salita sa Biblia ang nagsasabi ng paglago. Kaya nga, sa 1 Peter chapter 2, verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Upang makamit ang kaligtasan ng ating buhay, ang kaligtasan ng buhay ay ang makamit ang katauhan ni Kristo. Pagbabago ng ating buhay, mamuhay ng makatwiran bilang mga Kristiyano. Sa 2 Peter chapter 3 verse 18, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Maraming beses po na binanggit ang salitang lumago. Anong dapat natin gawin upang lumago? Dapat tayong manatili. Lumago sa pagpapalago na mula sa Diyos. Lumago tayo sa pagpapalago ng Diyos. Ngayon, tingnan po natin sa Efeso. Efeso chapter 4. Verse 15 hanggang verse 16. Efeso chapter 4, verse 4, 15 at verse 16. Efeso chapter 4 verse 15 to 16. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa kanya na siyang ulo sa makatwid si Kristo. Sabi lahat. Katotohanan na may pag-ibig, humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago sa katotohanan. Pagkatapos, lumago tayong lahat sa kanya. Lahat ng bagay na ginagawa natin ay mas nagiging gaya dapat ni Kristo. Ang ating puso, ang ating pagkatao, at ang ating buhay ay mas nagiging gaya ni Kristo. Katapos, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatwid ay si Kristo, na sa Kanya, ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid, ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Gaya rin ito ng nakasulat sa Kolosas. Ang buong katawan ay tinutususan ng Panginoon na siyang ulo. Sabi pa, ayon sa paggawa, sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Kaya habang lumalago ang katawan, may mga bagay na ginagawa ng mga kamay, mga bagay naman, ginagawa naman ng mga paa. Kaya sabi ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, may mga ginagawa. Nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Sarili. Tumitibay ito gaya ng katawan ni Kristo, ang Church. Kaya ang buhay na ito ng pananampalataya ay tumutukoy sa kung saan natatanggap natin lahat mula sa Panginoon na siyang ulo. Tingnan din natin sa John chapter 11 verse 52. Makikita niyo po sa screen, John chapter 11 verse 52. 1:11 versikulo 52. At hindi para sa bansa lamang, kundi upang tipunin niya sa iisa ang mga anak ng Diyos na nagkahiwa-hiwalay. Sabi, upang tipunin niya sa iisa ang mga anak ng Diyos na nagkahiwa-hiwalay. Bago ang kaligtasan, lahat ng spirito na nilalang ayon sa wangis ng Diyos at ang mga anak ng Diyos ay nagkahiwa-hiwalay. Ipinrupisiya na ni Jesus na siya'y mamamatay upang tipunin niya sa iisa ang mga anak ng Diyos na nagkahiwa-hiwalay. Ang layunin ng kamatayan ni Jesus sa krus ay ang iligtas tayo at upang gawin tayong mga anak ng Diyos at maging sambahayan ng kaharian ng langit. Ang isa pa ay upang gawin tayong iisa. Bago tayo naligtas, tayo ay individual. Sa katunayan,
Sa tunay na kahulugan ng salita, walang dalawang tao na naging isa pagkatapos nilang iwan ng Diyos. May isang kasabihan sa Israel na nagsasabi na kapag dalawang Hudyo raw ay nagkasama, nagiging tatlong pangkat sila. Paano sila nakakagawa ng tatlong grupo kung dalawa lamang sila? Sapagkat bawat isa sa kanila ay gumagawa sa sarili nila. At silang dalawa ay nakakagawa ng isa pang grupo. Kaya nga sabi nila, nagiging tatlo ito. Ibig pong sabihin po, magkaiba sila. Hindi magkasundo. Maging sa isang pamilya ang mag-asawa ay nabubuhay na magkasama ayon sa pangangailangan. Ngunit, mayroon po silang magkaibang kaisipan. Kung tunay na tayo ligtas at nabubuhay sa Espiritu Santo, doon ang mag-asawa ay nagiging isa. Kapag naligtas na at nabubuhay ayon sa Espiritu Santo, maging ang magulang at ang anak ay nagiging isa. At maging ang magkakaibigan ay nagiging isa. Sa katunayan, imposibleng maging isa ang mga hindi ligtas sapagkat nabubuhay sila ayon sa sarili nilang ideya, sa sariling katigasan ng ulo nila, sa sarili nilang paninindigan at sarili nilang mithiin. Pinipilit nilang maging isa sapagkat kailangan nila ito. Subalit pagkatapos nating maligtas, naging isa tayo sapagkat mayroon tayong parehong pananampalataya, parehong buhay, parehong pag-ibig, parehong pag-asa, at parehong layunin ng buhay. Ang pagiging isa ay mahalaga. Mula sa mga ligtas, may mga pagkakataon kung saan ang mga brothers at sisters ay may iba-ibang ideya. Nagtitipon sila sa isang lugar at umaawit ng himno at nananalangin. Brothers and sisters, sabi nila, who became one body by receiving one blood. Maayos silang umaawit, ngunit kalaunan, ang kanilang kaisipan ay magkaiba. Kung mayroon kang sariling kaisipan, sariling katigasan ng ulo, sariling paninindigan, at sariling kasigaman, ito po ay mali. Mayroon ba? Mayroon na ngayong isang tao na naligtas. Ang Diyos ay isang Ama at tayo ay mga magkakapatid. Pareho ang pag-asa, ang layunin ng buhay ay magkapareho. Magagawa ba natin ito ng magkakahiwalay? Hindi po. Si Jesus ay mamamatay upang tipunin niya sa iisa ang mga anak ng Diyos na nagkahiwa-hiwala. Yan ang propesya. Iyan po ang layunin ng kaligtasan. Kaya tayo ay iisa na ngayon. Iisa na, gaya ng sinabi dito. Tingnan po natin sa John chapter 17 verse 21. John chapter 17 verse 21. Makikita niyo po ito sa screen. Tingnan niyo na lamang po. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ito ang mahabang panalangin ni Jesus sa gabi bago siya mamatay sa krus. Sa John 17, sa panalangin ng Panginoong Jesus, sabi niya, gaya mo Ama, nasa akin at ako'y sa iyo. Ang Diyos at ang Anak na si Jesus ay iisa. Sabi niya upang silang lahat ay maging isa. Masidhing hangarin ng Panginoon na maging isa kay Jesus ang mga naligtas. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo Ama na nasa akin at ako'y sa inyo, sa iyo sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ano ang nangyayari kapag ang mga Kristiyano ay naging isa na may iisang pananampalataya, isang pag-asa at isang espiritu? Ang ebanghelyo ay maipapangaral sa maraming tao. Ang mananampalataya sila at maliligtas. Kapag ang mga ligtas ay hindi nagkakaisa, ang gawain ng kaligtasan ay hindi po mangyayari. Ang pangangaral ng ebanghelyo ay hindi isang bagay na kaya kong gawin na mag-isa. Hindi ko kayang gawin mag-isa ang maglingkod sa Panginoon. Kaya ko pang gawin? Kaya bang gawin ng isang kamay na ito ang kalooban ng ulo? Dapat gumawa na magkasama. Iniutos ng ulo sa kamay na pumunta at kunin ang bagay na iyon. Ngunit kung hindi gumagalawang paa, hindi nakatingin ang mga mata,
at ang mga kamay lang ang kumilos. Magagawa ba ito? Magagawa ba yung iniutos? Dapat gumawa ang buong katawan. Hindi ko kaya, ngunit makakaya natin. Kaya nga sa Efeso chapter 3 verse 20, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating iniisip, hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Kaya ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, magagawa po natin ang lahat ng mga bagay. Hindi ko ito magagawa, ngunit magagawa po natin. Dapat po natin itong malaman. Ito po dapat palagi ang nasa ating puso. Ang mga kapatid ay mahalaga. Kapag sinabi ng hinlalaki na ako ang pinakamagaling, kapag nakabuka ang kamay, ako ay matigas at malakas. Ikaw hinliliit, baliwala ka. Nagtatalo po ba sila ng ganito? Kailangan po natin ang lahat ng mga daliri. Ang bawat daliri ay kailangan. Kapag sinarado natin ang ating kamay, sila ay nagiging isa. Kung nag-iisa lamang ang daliri, wala po tayong mahahawakang anuman. Ginagamit natin ang hinlalaki upang makapag-thumbs up. Ngunit ang lahat ng mga daliri ay kailangan ng sama-samang gumawa. Sa palagay po ba ninyo ang hinliliit ay walang silbi? Kailangan nagagawa natin kalukutin ang ating tenga. Huwag niyo pong isipin ang ibang mga kapatid ay walang silbi dahil sila ay kaiba sa inyo. Kailangan din po sila ng Panginoon. Ang bawat bahagi po ng katawan ay kinakailangan. Kaya sama-sama nating ipangaral ang Ebanghelyo. Sa Filipos chapter 1 verse 27 na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Sa Chinese character po, ang salitang magkakasamang nagsisikap ay naglalaman ng apat na simbolo ng kapangyarihan. Kaya ang magkakasamang nagsisikap ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas at pagsisikap ng sama-sama. Kaya kung tayo po ay sama-samang nagsisikap, maipapamuhay ninyo ang inyong Christian life. Natatanggap natin ng kalakasan at ipinapangaral ang Ebanghelyo. At may isa sa katuparan, ang gawa po ng kaligtasan. Kaya ang pagiging isa ay mahalaga. Kapag may pagkakaisa, pagsisikap, natatanggap natin ang kalakasan. Kaya si Jesus, ang Panginoon, ay nanalangin. Sabi niya dito sa John 17:21, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ang ibig sabihin po ng sanlibutan ay mga hindi mananampalataya. Kung ang mga ligtas sa Kristiyano ay magtipon-tipon upang ipagyabang ang kanilang sarili na sila ay matalino, patuloy silang mag-aaway-away, magdatalo-talo, kapag nagkakatipon ng mayayabang na Kristiyano, tandaan natin walang mangyayari. Verse 22, babasahin ko po John 17 verse 22. At ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. Binigyan po tayo ng Panginoon ng pag-ibig, buhay, at walang hanggang kaluwalhatian. Bakit po? Upang tayo ay maging isa. Nagkaroon po tayo ng parehong buhay, ng may parehong pag-ibig. Tayo po ay mga anak ng iisang Diyos. Ang pagnanasa ng sanlibutan ay baliwala sapagkat tayo ay makikiisa sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit niya po ibinigay sa atin ang kaluwalhatian? Upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Napakarami pong mga talata na nagsasabi tungkol sa pagiging isa. Tingnan natin yung verse 23. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Sinabi po ng Panginoong Jesus na ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap. Ang ibig sabihin po ng ganap ay ang pagkakaroon ng katangian ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagiging sa Kanya. Ito po ang pagiging kagaya ng Panginoon unti-unti. Paunti-unti,
Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Upang sila'y maging ganap na isa. Upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minamahal kung paanong ako'y iyong minahal. Pagkatapos po nating maligtas, kailangan nating ibigin ang isa't isa upang maipahayag sa mundo kung gaano tayo inibig ng Diyos. Kaya sa John 13 verse 34, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kapag ang mga taong naligtas na magkakaiba ng pag-uugali ay naging isa, na iniibig ang isa't isa, na nagsisikap ng sama-sama, at nakikipag-fellowship ng walang anumang pagnanais ng laman, sasabihin ng mga hindi mananampalataya, wow, paano naging posible iyon? Paano nila nagawang ibigin ang isa't isa, maging isa at magkaroon ng ganoong fellowship? Maiinggit po sila. Magnanais silang malaman ang tungkol dito. Nais kong sumali rin sa kanila, sabi nila. Nais nilang malaman ang dahilan. Ngunit upang tayo ay maging isa, kailangan po nating maging mapagpakumbaba. Kailangan nating ibaba ang ating sarili. Kailangan nating paglingkuran ng ibang tao, ibaba ang ating sarili. Kailangan nating igalang ang bawat isa at pagtakman ang pagsuway ng bawat isa. At kapag nagawa natin iyon, tayo ay magiging isa. Hindi nyo dapat hatulan ng iba, mag-isip na mas marami kayong alam. Kapag ganun, hindi po tayo magiging isa. Ang paninubugho, yung pagkapuot, paghusga at paninisi dahil sa pagkakaiba ay siyang ginagawa ng mga makasanlibutang tao. Mayroon pong isang ina na maraming anak. Ang iba sa kanila ay sumusunod sa kanya. Ngunit yung iba naman sa kanila ay talaga pong matigas ang ulo. Ngunit, iniibig niya silang lahat. Hindi niya sila pinapalayas at sinasabihan na wala kang silbi. Ang ina po ay sa isa lamang ba pumapanig? Hindi po. Ang mga magulang ay hinahagkan ang kanilang bawat anak. Lahat po tayo ay magkakaiba, ngunit pantay-pantay po tayo. Iniibig tayong lahat ng Diyos. At kailangan nating umibig na kagaya ng pag-ibig ng Diyos. Ito po ang pag-ibig na dapat meron tayo. Kailangan nating ibigin ang isa't isa. Kaya sa 1 Corinthians 12:13, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, tayong lahat ay magkakaiba sa maraming paraan. Subalit sabi po, sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismoan tayong lahat. Tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, lahat tayo pinainom ng isang espiritu, maging isa. Tayo ay iisa. Ang pagkakaiba ay pansamantala lamang. Kapag umarap na tayo sa Panginoon, ang mga iyon ay mawawala na. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kahit na kayo ay mas nakakaangat, kahit na kayo ay nakapag-aral, yung iba hindi, mayaman man o mahirap, kahit na mas maganda ang inyong pag-uugali, tayo ay iisa. Kaya sa 2 Corinthians 5:16, kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Si Kristo ay anak ng isang karpintero na isang dukha. Hindi man lamang siya nakapag-aral. Hindi siya nagkaroon ng magandang trabaho kahit kailan. Kaya nga sa Isaiah 53 verse 2, sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim, na gaya ng ugat na sa tuyong lupa, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Ang mga larawan ni Jesus ay mukhang gwapo sa sanlibutan. Ngunit sinasabi ng Biblia, wala siyang kagandahan. Walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. At hindi natin siya pinahalagahan. Siya ay kanilang hinamak. Kaya ikinaila ng mga Hudyo si Jesus. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Ayon sa pananaw ng laman, si Jesus po ay walang kagandahan. Paano naman po si Apostol Pablo? Sa palagay ko po ay hindi rin matangkad at hindi rin gwapo si Pablo. Nagkaroon nga po siya ng sakit.
Sabi po sa Galacia na siya'y iniiwasan ng mga tao kapag lumalapit siya sa kanila. Hindi niyo dapat tatulan ng tao ayon sa kanyang panlabas na anyo. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. May mga taong matalino, may mga hangal, may mga taong mas maganda ang personalidad, at may mga taong may kakulangan. Kaya sabi sa 2 Corinthians, kaya mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Isipin natin ito, kung ang mga taong inihiwalay lamang ang magsasama-sama, ang mga walang pinag-aralan, sila rin ang magsasama-sama, ang mga mahihirap sama-sama, ganito ba ang fellowship ng mga Kristiyano? Ito ang ginagawa ng mga tao sa sanlibutan. Hinihigitan pa ng mga Kristiyano ang mga bagay na ito kahit anuman ang kulay ng kanilang balat. Grupong kinapinanggalingan dahil sa isang dahilan na sila ay ligtas, kaya naman sila ay mga anak ng iisang Diyos at dahil sila ang mga taong makakapunta sa langit at mabubuhay doon magpakailanman, kaya tayo ay may fellowship sa kanila kahit na tayo ay may mga pagkukulang. Hindi po ito problema. Nagrireklamo ka ba dahil sinasabi mong hindi ito para sa iyo? Pinipili mo lang ba yung taong makikipag-fellowship sa iyo? Ang pagkikipag-fellowship sa mga taong gusto mo lang ay isang physical na fellowship. Hindi natin ito dapat gawin. Hiniwalay tayo ng Panginoon upang ibigin at tulungan lang? Hindi po. Kahit sa simple lamang, napakahalaga po nito. Napakahalaga, bagaman simple ang bagay na ito. Tingnan natin Colossians chapter 3 verse 12. Colossians kapitulo 3 bersikulo 12 at 13. Colossians chapter 3 verse 12. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. Pagtisisan ninyo ang isa't isa. At kung ang sinuman ay may reklamo laban sa kaninuman, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Sabi po dito sa verse 12, mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal. Tumutukoy ito sa mga pinili ng Diyos at mga naligtas. Magbihis kayo, sabi po, ng kahabagan. Ano ba ang habag? Ito ang magkaroon ng awa sa iba. Bago tayo naaawa sa iba, dahil may pagkukulang din tayo. Bakit tayo naaawa? Dahil kulang pa rin tayo. Ang mga bata ay nagsusuot pa rin ng diaper at naiihi at makukulit pero may habag ang pamilya niya sa kanya. Ang bata ba ay pinapalo o kinukurot kapag nakaihi ito? Hindi po. At ang kabaitan, ito ang pagkakaroon ng malaking puso. Ang habag naman ay awa, ngunit ang kabaitan ay pagkakaroon ng malaking puso. Pusong mapagbigay at kababaang loob, kaamuan. Lagi po itong magkakasama, ang kaamuan at kababaang loob. Ang kaamuan ay pagkakaroon ng pusong tahimik na sumusunod. Isang mabuti at malambot na puso. Upang tayo maging mapagpakumbaba, kailangan nating magkaroon ng mababang loob at maging maamo. Kaya nga, sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 11:29, ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Tama po? Kaya ang ibig sabihin ng magbis kayo ng katyagaan, na kung magsusuot tayo palagi ng katyagaan na kumakatawan sa 1 Corinthians 13 verse 4, tungkol ito sa pag-ibig. Magbis kayo ng katyagaan. Isuot. Kasi sa 1 Corinthians 13 verse 4 tungkol sa pag-ibig, ano po yung una? Ano po? Ano po yung una? Ang pag-ibig ay matiisin. Bakit? May mga bagay kasi na hindi natin kayang tiisin kaya dapat tayong magtiis. Yung ibang tao, makapagtitiis sila ng isa, dalawang beses, pagkatapos sasabihin nila, hindi ko na ito kaya. Sinabi ba sa atin ng Panginoon na magtiis lamang ng isa o dalawang beses? Ang pagtsatsaga, alam ng Panginoong Hesus, tingnan niyo po, alam niya na pagtataksilan siya ni Judas Iscariote. Ngunit, siya ay nagtiis ng sa loob ng 3.5 years. Hanggang sa huli, hinugasan niya maging ang paa ni Judas.
Binigyan siya ng tinapay at inibig siya hanggang sa huli. Kaya naman hindi napansin ng ibang mga alagad na si Judas yung taksil. Ano ba ang mga parating laban sa ang pag-ibig ay matiisin at pagtiisan niyo ang isa't isa? Ito ang pagsasabi ng pinipintasan mo ba ako? May ginawa ka bang mali sa akin? Iniinsulto mo ba ako? Hindi niya pinagbibigyan ng mga taong hindi niya gusto at hindi niya ito isinasama at kinamumuhian at pinipintasan niya rin ito. Ngunit sabi ng Panginoon, magpatawaran kayo sa isa't isa. Ang magpatawad ay ang tumanggap dahil pinatawad rin lang tayo ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikalulwalhati ng Diyos. Siya ay namumuhi dahil mayroon siyang problema sa kanyang puso. Gusto niya na layuan ng iba ang taong iyon. Kapag ganito, kailan tayo lalago? Sinabi ng Panginoon, magpatawaran kayo sa isa't isa. Tayo ay dapat na magparaya. Kahit na mayroon siyang problema, magpatawaran lang tayo sa isa't isa. Tama po, pinatawad ng Panginoon ang hindi mabilang nating mga kasalanan at siya ipatuloy na magpapatawad sa ating mga kasalanan na hinahanap. Maging mga kasalanan na patawad na, yung mga hinaharap. Kaya bakit natin sinasabi na hindi ko na siya kayang patawarin? Sumisimangot siya kapag nakikita niya ang taong hindi niya gusto. Kaya anong sabi ng Panginoon? Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kaya dahil may nagawa sa iyo, ay hindi mo na siya patatawarin, hindi po dapat ganyan. Pagdating sa pananalangin, tinuruan tayo ng Panginoon. Sabi niya, patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Dapat tayo ang patuloy na nagpapatawad sa harapan ng Panginoon dahil marami tayong nagawang kamalian. Upang tayo ay mapatawad, dapat tayong magpatawad sa iba. Hindi tayo dapat magkaroon ng pusong hindi nagpapatawad kapag tapos ay hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ngunit kung hindi nyo pinatatawad ang tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama sa inyong mga kasalanan. Tama din ayon sa mga kawikaan, sabi po, kanyang kaluwalhatian na di pinapansinin ang kamalian. Ang taong hindi nagpapatawad ay isang taong hangal, makitid ang kanyang pag-iisip. Kaya kapag may taong nakagawa ng maliit na pagkakamali, at sabay sabi, hindi kita kayang patawarin, tapos namumuhi siya kung gayon, siya po ay isang hangal. Alam niyo po, si Abraham Lincoln, siya ang 16th president ng United States. May nabasa po akong libro tungkol kay Lincoln. Siya ay pinanganak sa isang mahirap na pamilya at nagkaroon ng mataas na posisyon. Naging miyembro din siya ng parliament, ngunit mula nang mag-umpisa siya sa politika, ay nagkaroon po siya ng problema sa loob ng mahabang panahon. Patuloy kasi siyang sinisiraan ng ibang mga tao at gusto siyang pabagsakin. Siya ay naging iba sa kanila sa sarili niyang partido. Kung titignan natin ang politika, maraming mga tao sinusumpa at pinipindasan ng ibang tao. May mga taong kinamumuhian at nagiging laban kay Lincoln. Ngunit simula ng maging president si Lincoln, tinawag po niya yung isang kaaway at inilagay niya sa posisyon ng pagiging Secretary of Defense. Totoo po ito. Siyempre, meron po siyang kakayahan. Sabi nga niya, kahit gaano mo ako kinamuhian o ayaw man niya sa akin, meron kasi siyang abilidad na maging Minister of Defense. Pagkatapos, ang taong ito ay naging tapat kay Lincoln hanggang sa kamatayan dahil siya po ang kumilala sa kanya. Kung gagawin din ito ng ibang politiko, gaano po ito ka-cool? Umaasa rin ako na gagawin ito ng bagong presidente ng Korea. Dapat nating asahan na maging mabuti. Ngunit, nang siya ay maging presidente, ano po yung pinakamalaking problema? May mga tao kasi na tumulong sa kanya. May kasabihan sa mundong ito, sila ay mga pawns o mga tagasunod. Kapag sa military, may mga pawns o tagasunod, tama?
Kung bibigyan niya sila ng posisyon, kung ganoon, siya ay magkakaroon ng malaking problema. Sa ang partido man siya nabibilang, hindi man niya gusto ang taong iyon, kahit na naging laban siya sa kanya, ngunit kung siya mabuting tao, mas mabuti na ibigay sa kanya yung trabaho. Papalakpakan lang siya ng mga tao pagkatapos ay tagumpay na. Kung bibigyan niya ang posisyon ng isang tao dahil lamang sa tinulungan siya nito, talagang magdudulot ito ng problema. Tayong mga Kristiyano ay hindi dapat maging ganito. Kahit na kinamumuhian ako ng iba, kung ang taong iyon naman ay nabubuhay para sa Panginoon, kung gayon ay ayos lang na galit siya sa akin, okay lang kung nabubuhay naman siya sa Panginoon, pagkatapos ay dapat mo lang tanggapin ang mga mabubuting bagay sa kanya, dapat mo siyang pahalagahan, sapat na po ito. Kahit na hindi natin gusto ang ugali ng isang tao, hindi natin pwedeng sabihin na siya ay masamang tao. May mga mabuti at masamang bagay sa isang tao. Mayroong mabubuting bagay sa mata ng Diyos sa taong iyon. Dapat ay pag-isipan natin ang mga bagay na ito habang nabubuhay po tayo sa ating buhay pananampalataya. Sa Colossians 3 verse 14, at higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig. Kung walang pag-ibig, lahat po talaga ay baliwala. Sabi, at higit sa lahat ng mga bagay nito ay magbihis kayo ng pag-ibig. Ito ang pag-ibig na gaya ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. At sabi na siyang tali ng kasakdalan. Ang tali ng pag-ibig, we are united by the bond of love, sabi. Tayo ay pinagbubuklod ng Diyos na may tali ng pag-ibig. Yan ang tali ng pag-ibig. Ganun din po, bond of love. Tayo ay pinagbubuklod ng Diyos ng may tali ng pag-ibig. At sabi, Colossians chapter 3 verse 15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. Ang kapayapaan ni Kristo. Ang kapayapaan at pakikipagkasundo ay magkapareho po ang kahulugan. Ang maghari sa inyong puso ay ang kapayapaan ni Kristo. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo po ay naging mga kaaway ng Diyos doon. Subalit tayo po ay pinagkasundo ni Kristo doon sa krus. Sa gilid ng krus ay naroon ang kapayapaan sa gitna ng dalawang tao, at sa itaas at ibaba ng krus ay naroon sa gitna ang kapayapaan at pakikipagkasundo sa pagitan ng tao at ng Diyos. Kung nasusuklam tayo sa isang tao, walang kapayapaan sa ating puso. Kapag nakikita mo ang isang tao na kinasusuklaman mo, ang iyong kapayapaan ay nasisira. Galit ako sa iyo. Subalit tayo ay pinagtagpo sa isang tulay na kahoy at hindi ako makakatakas pa sa iyo. Kung si kinasusuklaman natin ang isang tao, walang kapayapaan po talaga sa ating puso. Tugisin ang kaaway, ganun po ba? Ito po ay para magiganti pagkatapos mamatay. Silang mga nagnanais magiganti ay mauunang mamamatay bago ang kanilang mga kaaway. Totoo po ito. Kung mayroon mang nasusuklam sa isang tao, ang taong ito, wala siyang kapayapaan sa kanyang puso. Kay Jesus, ang kapayapaan sa Diyos at ang kapayapaan at pakikipagsundo sa pagitan ng tao ay dapat maitatag. Kaya, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan. Tinawag din naman kayo sa isang katawan. Ang ibig sabihin po nito ay kaligtasan. Tayo po ay naligtas at naging isang katawan. Ang kapayapaan ba ay maring masira sa pagitan ng dalawang ligtas? May ilang mga simbahan na nagtitipon, subalit walang kapayapaan sa kalagitnaan nila. Sila ay nagtitipon ng gaya ng mga taong may iisang isip, subalit magkaiba talaga ang puso. Magkaiba sila sa isa't isa. Ito po ba ay tama? Ito po ba ay dapat na gawin sa loob ng church? Ayos lang po ba ito? Ito po ay hindi tunay na makikisamay kay Kristo. Ito ay isa lamang physical na pagtitipon at hindi talaga fellowship.
May ilang mga simbahan na nahati sa mga grupo. Ano po yung pagkakahati ng kanilang grupo? Yung isa, silang gusto ang mga pastor. At yung isa, silang ayaw sa mga pastor. Ito po ay walang kabuluhan. Ang mga pastor ay dapat na mag-ingat sa mga tao na labis ang kabaitan sa kanila. Mas mabuti sa pastor na panatilihin ang kanyang distansya sa mga taong gusto siya. Gayunpaman, may mga tao na hindi gusto ang pastor. Hindi binabati ang pastor ng maayos at nagpapanggap na hindi nila nakikita yung pastor. Kung madalas itong nangyayari, ay dapat na mas maging madikit ang pastor sa kanila na hinahawakan ng kanilang kamay at binabati sila. Dahil tayo po ay tinawag sa isang katawan, kaya dapat ganun tayo. At sabi dito, at maging mapagpasalamat. Tayo ay dapat na palaging magsaya at maging mapagpasalamat. Kung may kinasusuklaman ka sa church, ang iyong kapayapaan ay nasisira. Huwag na huwag po niyo itong gagawin. Kaya napakahalaga po ang maging isa. Ang Panginoon ay nagnanais sa lahat ng mga naligtas na maging isa. Maraming beses din na sinabi ng Biblia na magkaisa. Ang mga alagad ni Jesus ay sumunod sa kanya sa loob ng 3.5 years. Subalit sila noon ay kanya-kanya. Kung titignan natin, binenta ni Judas Iscariote si Jesus at nagpakamatay. Ikinaila naman ni Pedro ang Panginoong Jesus ng 3 beses. At ang lahat ng mga alagad ni Jesus, silang lahat ay nagsitakbuhan. Subalit pagkatapos na mamatay ni Jesus at muling nabuhay, ang mga alagad doon naging isa. Sa kamatayan ni Jesus, ang mga kasalanan ay napatawan. At ang mga alagad ni Jesus ay nagkaroon ng iisang buhay at pag-asa. Kaya bago mamatay si Jesus, sila ay nagnais ng magandang posisyon laban sa isa't isa. Sila noon ay nagtalo-talo sa isang tanong, sino ang dakila? Subalit pagkatapos mabuhay ni Jesus, sila ay nagkaisa at ipinangaral ang Ebanghelyo. Pagkatapos kumilos ang Diyos sa kanila. Kaya dapat tayong humawak sa ulo. Humawak sa ulo. Ang Panginoon ang siyang naging ulo ng church. Ang ating ulo ay si Jesus. Tayo mayroong isang layunin ng buhay. Tayo ay nabubuhay lamang upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kahit na marami tayong pagkukulang, sinasakatuparan ng Diyos ang kanyang kalooban sa ating na mga may pagkukulang sa pamamagitan ng pagbubuklod sa atin. Ito ang church. Naintindihan niyo po ba? Napakaraming bagay po na dapat akong sabihin sa inyo ngayon, subalit hanggang dito na lamang ang masasabi ko. Napakadami pong pagkain halimbawa sa buffet sa restaurant, subalit kaya niyo po bang kainin ang lahat ng mga ito? Kung kakainin niyo po ang pagkain lahat, mamamatay kayo. Dapat po natin itong kainin ng paunti-unti. Sa ganitong paraan, dapat po mapasa atin ang salita ng Diyos ng paunti-unti. Kaya paunti-unti po dapat malaman ang salita ng Diyos. Ngayon, manalangin na po tayo. Ama naming Diyos na mahabagin, maraming salamat po sa inyong dakilang biyaya sa paghanap sa amin na malayo sa inyo, sa pagpapatawad po sa aming mga kasalanan at pagbibigay po sa amin ng walang hanggang buhay at pag-asa. Panginoon na siyang nagbuklod sa amin ng mga naligtas. Sa inyong biyaya at pag-ibig, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami ay naniniwala na kayo ay kasama namin. Lumalakad sa kalagitnaan namin at kumikilos po kayo sa amin. Hayaan po ninyo na mahalin po namin ang isa't isa gaya ng kung paano po ninyo kami minahal. Hayaan po ninyo na patawarin namin ang isa't isa kung paano ninyo kami pinatawad. Hayaan po ninyo na pagtiisan namin ang isa't isa gaya ng kung paano ninyo kami pinagtiisan. Tulungan po ninyo kami na maisakatuparan ang aming kampanin bilang bahagi ng inyong katawan ng church. Pamunuan po ninyo kami upang kami po ay makapamuhay ng buhay na may pagsunod para sa inyong kalooban at kaluwalhatian. Kami po ay taimtim na nagnanais na tanging ang Panginoon lamang ang lumakad sa kalagitnaan namin at tanging ang banal na gawain lamang ang maisakatuparan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.